Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila. To it's pag-usapan natin itong Department of Health. Ito po yung ahensya ng gobyerno na hanggang ngayon wala pa po tayong secretary. Kasi talagang pinag-aaralan po maigi ito ng Marcos administration. Kasi gusto nila, yung ilalagay po nila dyan sa DOH ay talaga pong magagaling. Yung mga dalubhasa, yung talagang masasabi natin na pwedeng pantapat o dyan sa mga health secretary ng mga ibang bansa. Kaya naman talagang pinag-iisipan po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga po hindi pa siya naglalagay eh. Diba? Apat na buwan na siya sa pagiging Pangulo pero hanggang ngayon wala pa. Siguro mga 2024 meron na tayong DOH secretary. Pero mga kaibigan, kahit papano naman, ay may inilagay naman po ito si Presidente Bongbong Marcos na undersecretary dyan po sa Department of Health. At sa tingin ko, ito po talagang pinag-isipan maigi. Kasi nga po, gustong-gusto po ng administrasyong ito na pang world class yung ating mga nilalagay dyan sa DOH. At ito nga ay apat na buwan nilang pinag-aralan, talagang masusi sigurong pinagmitingan nila ito maigi. Sino ba ilalagay natin dito sa DOH? Kasi napaka-importante itong ahensya ng gobyerno na to. Dapat ilalagay natin dito magaling mga dalubhasa pagdating sa health problems, sa mga health issues, kayang-kaya niya resolbahin yung mga tungkol po dyan sa kalusugan. So dapat talaga magaling at dalubhasa ang ilagay natin dyan. Kaya naman po, ito, meron na po tayong bagong DOH Undersecretary at congratulations po dito po sa Marcos Administration sa pagpili ng, sa tingin ko magaling to mga kaibigan, isang dalubhasa po ito. Ito po si Dr. Kaskulan. Ay, hindi po pala. Akala ko, doktor. So sobra pa naman ang build-up ko mga kaibigan. Kala ko naman dalubhasang doktor itong undersecretary. Walang dyan naman talaga. Apat na buwan nilang pinag-aralan to tapos ilalagay pala nilang undersecretary isang pulis. Anong gagawin nito sa DOH? Anong gagawin nito sa DOH? Babarilin niya yung COVID? Ganun ba gagawin niya dyan sa DOH? At grabe. Galing-galing niyo naman. Kaya talagang, alam niyo, bilib na bilib talaga ako dito sa Marcos administration. Pero ay mo, ang tagal pinag-isipan, tapos ang ilalagay pala police, dapat, di man lang kayo naglagay, kahit nurse. Diba dapat dalubhasang doktor ang ilalagay natin dyan? Yung mga dekalibre ni Doc Willie Ong, diba dapat ayun yung mga nilalagay natin dyan? O, kung ayaw niya ng doktor, kahit nurse, basta yung sa medical field. Pero inyo, naglagay kayo dyan, undersecretary police. Anong gagawin yan? At inalagay nyo pa, yung isa sa mga utak ng tukhang. Anong gagawin ito? Tutukhangin ito yung mga may COVID. Ako, patay tayo dyan. Baka lahat ng may COVID, biglang maglaho. Sabihin, ang laban. Ano ba naman ito mga kaibigan? Ano nangyari sa bansa natin? Ay sus! Ito, tingnan nga natin sino ba ito? Sino ba itong inappoint ng Palacio? O dito po sa pagiging undersecretary? Ha? Ito po, balita po ng Rappler. Ha? Sabi po dito, President Ferdinand Marcos Jr. Pinangalanan si Camilo Kaskulan. Ano ba ang background nito? Retired Police General. Ang gagawin nito sa DOH? General. Who briefly, panandali ang naglingkod bilang hepe ng Philippine National Police. Naglingkod pala itong PNP chief. Hindi ko nabalitaan, siguro saglit lang. Under sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. At yan ngayon ay undersecretary na ng Department of Health. Ayan, at nakakumpirma po yan ngayong araw na ito. Hanggang ngayon, wala pa raw hindi pa dinidisclose ng DOH kung ano yung magiging specific na trabaho
ni Kaskulan dito po sa DOH. Kasi sa totoo lang, mahirap panapan ng trabaho sa DOH yan. Kasi pulis eh. Ano ibibigay yung trabaho sa DOH? Ha? Eh yun na, siguro, yung mga ayaw magpabakuna, totokhangin. Ha? Yung mga nagkakalat ng virus. Ayan, ang gagawin, kakatukin sa mga bahay-bahay. Tapos, oh, kayo po ba may COVID? Oh, nagpabakuna na po ba kayo? O pag hindi, mababalitaan na lang natin may naglaho. O yung pala, nanlaban daw. Ano ba yan, mga kaibigan? Kaya pag nangyari yung mga ganong tukhang-tukhang na naman, eh, papasok na naman yung Commission on Human Rights dito. Ano ba itong mga nangyayari ngayon? O, Kaskulan. Was name, PNP chief. O. Nilagay ni Pangulong Duterte noong September 2020. O, pero after 2 months, eh, nag-retiro na. So parang nilagay lang sa pwesto. Parang siguro, para lang masabi na naging PNP chief. Kasi mag-retire na siya 2 months eh. O, before, 2 months before his retirement, ginawa ni Presidente Duterte, ginawang PNP chief. O, pandagdag lang, pandagdag ano, pampaganda lang ng ano, ng resume. Ganun po yung nangyari dito po kay Camilo Kaskulan. At itong native ng Baguio, oh, isa nga ito. Ba't ba inuulit-ulit ng rappler ko? Sinabi na nga na isa siya sa utak ng Oplan Tokha ngayon, inuulit na naman. Ah, at ito pa, ito raw pong Oplan Tokha, ito yung notorious at madugong drug war ni Pangulong, ni dating Pangulong Duterte, na pumatay ng 6,000 katao o base po sa record ng pulis. Kaya ngayon, yung mga pasaway po dyan, yung mga taong ayaw magpabakuna, delikado po kayo. At yung mga nagkakalat ng virus, delikado po kayo. Eh kasi, oh, kasama po ito sa ano, Oplan Tokha. Delikado po ito. At ito pong si Kaskulan ay naglingko din o dito po sa ano, sa Taguig, Compostela Valley, tapos sa Davao de Oro at sa mga towns diyan po sa Iloilo. Oh, at isa po ito si Kaskulan sa kinukonsiderang parte ng mga Davao Boys. Oh, ito yung mga bataan ni Duterte. So ayun, basta yun. Basta pulis. Abahin pa ba natin yung pagpapakilala dito? Basta siya po isang pulis. Hindi po doktor. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin nito sa DOH. Ano ba yan, Presidente Marcos? Hindi natin alam kung ano dahilan kung bakit ito inassign ni Presidente Marcos. Parang style Duterte, di ba? Pero yung pinaglalagay sa kanyang mga gabinete, mga general. O ito naman si Presidente Marcos, mga pulis. At itong Department of Health, wala po, napasok na ng pulis. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.